May nakakuha ng yama si Tatrisyor sa ganitong sign at tugma ito sa nakalagay sa Yamashita Treasure Code. Ano ito? Anong klasing kayamanan ito? Anong klasing treasure ang kanya pong nahukay nakuha? Magandang araw po sa kanilang lahat. Maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan. Na imbag na adlaw ka na kayo amin mga kakabisat tayo na mga Ilocano. May ad na adlaw gid sa inyo tanan diha sa bakulod kag Iloilo sa aton mga kultura na mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic, no? Tungkol po ito sa nakahukay ng posibleng kayamanan o Yamashita Treasure. At higit sa lahat, no, yung kanya pong napagkuhanan ng kayamanan ay may marker, may sign na nakarehistro sa Yamashita Treasure Code. At hinding ibabahagi sa inyo ang iba pang kahulugan ng mga ganitong klaseng Yamashita Treasure sign, no, na kanyang napagkuhanan ng kayamanan o treasure. Pero bago tayo tumungo sa atin pong pinaka-topic, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po yan sa aking channel, pakifollow na rin po ang aking Facebook page, no, Yusuf Yamato po. So tayo na naman po ay diretso sa atin pong pinaka-topic natin pong ibabahagi sa inyo ngayon, no? Ito ay napakagandang balita nga, no? sa lahat po ng mga kababayan nating Yamashita Treasure Hunter, sapagkat may katibayan na naman, may patunay na naman na legit, no? Tunay ang Yamashita Treasure na kung saan nakalagay po sa mga libro at mapa ng mga Japanese Imperial Army na kasalukuyang hinahanap po ng iba po sa ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter. At nakakatuwa na makita natin, masilayan natin na ang mga ganitong klaseng marker, sign o palatandaan ng kayamanan ay may nahugot, may natuklasan. At ito ay isangang patunay, no, na 100% totoo ang atin pong mga naibabahagi sa inyong mga clue, no, mula po sa Yamashita Treasure Code. So yung napagkuhanan niya ng mga ganitong klaseng kayamanan ay marami ito sa buong bansang Pilipinas. Hindi lang iisa ang nagpadala sa akin ng mga ganitong klaseng marka. Sa aking bilang, mahigit na ito sa 5 piraso, no? Ito pong mga nagpadala sa atin ng mga ganitong klaseng sign markers. Ang kanya pong nahukay, ang kanyang nakuha, no, sa mga ganitong klaseng marker ay precious uncut stone. Pero ang nakarehistro nito sa Yamashita Treasure Code ay precious uncut diamond. So itong kanya pong nahukay na pula, no, na nakikita nating makinang, makintab,
glassy na parang salamin na pula. At maraming nagsasabi na ito daw ay ruby. Subalit ang nakarehistro sa Yamashita Treasure Code ay precious uncut diamond. Ibig sabihin, posibleng ito ay diamond na pula, red diamond na hindi pa naputol na nagmula sa mga minahan, no? Dito po sa Southeast Asia na nalut ng mga Japanese Imperial Army. So ang mga ganitong klasing treasure, kayamanan, ay mas mahal pa ito na ilang beses sa ginto o sa mga iba pang mga precious metals na naitago ng mga Hapon. So ang precious uncut diamond na pula ay kabilang sa pinaka-rare, kabilang sa pinakamahal na uri ng mamahaling bato, no, sa buong mundo. At libo-libo na dolyares, no, libo-libong dolyares ang per 1 carat. Mayroon pang iba na million dollars ang per 1 carat. Depende sa origin at klase ng red diamond na ito. At kung ito ay itinago ng mga Japanese Imperial Army, ibig sabihin ito po ay napakamahal na uri ng mamahaling bato sa buong mundo, no? Sa buong mundo, hindi magtatago ang mga Hapon ng alanganin na hindi mamahaling uri o hindi importanteng bagay bato, sapagkat ito ay ibinebenta nila, ginagamit nila sa pakikipagdigma noong unang panahon, at ibinebenta nila ito sa napakalaking halaga para makabili ng mga gamit pangdigma, no? Kaya itong itinago nila ay isa sa mga batong pinakamahal, no, na matatagpuan natin sa Yamashita treasure hunting. So yung pinadala niyang mga litrato, no, may mga iba pang sign markers na parang mga object, no, object sign, mga dot na dalawa, then mayroong parang kwadrado na maliit, no, parang box na maliit. Ibig sabihin nito ay may iba pa itong kasama. Bukod pa dito ay may iba pa itong treasure, no, na naibaon sa lugar. At itong kanyang nakuha ay isa lamang sa itinago ng mga Japanese Imperial Army. Bakit natin nasabi yun? Sapagkat may iba pa kasing meaning, no, itong ganitong klaseng marker. At ang iba pang meaning nito ay under 1 fathom. Ayon doon sa Yamashita Treasure Code, under 1 fathom. Ano ba yung under 1 fathom? Ang under 1 fathom ay measurement po ng deep, no? Yung lalim. Kung gaano kalalim ang pwede nating hukayin bago natin matuklasan, matagpuan ang Yamashita Treasure na sa ganitong klaseng marker sign. So ang under 1 fathom ay na-research natin, i-convert natin, ay nasa depth po na 1.8 meters. May lalim po na 1.8 meters bago makuha yung parang box, no? Maliit, hindi ganun kalaki. Maaring ito ay given or small deposit, no? Maliit na deposito. Ito pong kasama ng red diamond na kanyang nakuha, o red precious stone. Posibleng mga jewelries yung kasama, kasi may mga yung mga precious stones, no, yung mga nakaukit na o nakatatak na mga dot, no, dalawang dot, tatlong dot, yun po ay mga precious stones o mga diamonds, no, na kung saan naitago, no, sa mga bato. So kung titingnan kasi natin, parang bato, no, parang bato lang, kasi nung hindi pa niya ito biniyak, no, yung balat, nabalatan niya. Nung hindi pa nabalatan, bato, pag tiningnan, hindi makintab. Kaya maaring kapag tayo ay naghuhukay, maitapon lang natin sa gilid, matabunan lang, no? Kasi bato. Nagtaka lang siya, ba't sobrang bigat? At kakaiba. Kakaiba yung pagkabato, no? Pag binatingting mo, parang bakal. So, nung kanya sigurong tinapyasan ang balat, ay lumabas yung kulay niya, napakaganda, napakakinang, no? Kaya natuklasan niya na, uy,
baka mahaling bagay ito. At posibleng hindi pa niya alam, no? Kung hindi pa niya alam kung diamond ito o precious stone ito, kasi nagtatanong sa atin na mahalaga ba raw ito, may presyo ba daw ito. Kaya pag pinakita niya yun sa ibang tao, tapos walang idea, no? Walang alam sa mga sign markers, at sinabi lang na walang kwenta ito, maaaring mapunta yun sa ibang tao. So, kung nakikinig siya, nakikinig itong ating kababayang nakakuha, ay ang pinaka-the best na option dito ay ipasuri, ipalaboratory niya muna para may proof, may ebidensya na ito ay legit 100% na red diamond o red precious stone. Bihira lang tayo makakakita ng mga ganitong klaseng precious stone, no? Itong mga pula. Kasi wala pa tayong ebidensya dito sa Pilipinas na nakahukay ng mga ganitong klaseng mga makikinang na bagay, makikintab na bagay na pula. Kung mayroon man, mga red crystals lang siguro na nasa kuweba, na ito ay na preserve, no, sa mga crystal quartz na mahal din, pero hindi kasing mahal nung mga red diamond o precious uncut diamonds na pula, na kung saan nilut ng mga hapon. Iba talaga ang presyo nito kaysa sa mga natural na crystal quartz na pula. So para makasigurado ay pumunta lang siya doon sa may University of the Philippines. Doon kasi ang pinakamagandang laboratory na medyo mura, kasi 3,000 plus lang ang magpalaboratory, no, sa University of the Philippines. At bibigyan ng certificate kung anong klaseng bato yung ating mga nakukuha, no. Mahalaga ito sapagkat kung wala kasi tayong mga patunay, no, wala tayong hawak na papel, ay mapunta lang sa haka-haka. Maaring walang silbi yung ating nakita na mamahaling uri ng bato, kasi wala tayong katibayan. Kaparihas yan ang magbinta tayo ng mga ari-arian na mga mamahalin o lupa na walang titulo, ay walang bibili sapagkat walang papilis, no, walang katibayan na ito talaga ay totoo at talagang ikaw ang nagmamay-ari nito, itong batong ito. So dadaan talaga sa legal process, kasi pagdating sa mga mamahaling uri na bagay ay hindi yan kagaya ng mga isda, no? Hindi kagaya ng ginto na pwede kaagad na maibenta, no, kahit sa black market automatic. Kasi mabilis ibenta ang mga ginto kasi hindi naman ganoon kamahal, no. Itong diamonds kasi ilang times, no, ilang beses na mas mahal kaysa sa ginto. At kapag magbitaw tayo ng pera, magbitaw ng pera ang mga mayaman, ay naninigurado ito. Hindi ito magbabayad ng ganun-ganun lang kung walang mga katibayan at hindi dumaan sa legal na proseso para kapanipaniwala, no? At sulit na kapag sila ay nagbayad ay mayroong katumbas na katibayan, katotohanan. Idagdag nga po natin pala ito pong mga ganitong klaseng marker, no, na X na may parang I sa gilid, ay depende sa posisyon. Iba't iba ang posisyon nito. Mayroong pa side, no? Mayroong pataas, no? X na nasa taas, X na na may isla sa gilid, X na may sa ibaba. Mag-iba-iba man ito ng posisyon, no? Ito ay ganun din siguro ang meaning. Kasi yung mga ipinapadala sa atin ay magkakaiba, no? Left, right, up and down. Kasi pag iba-iba rin ang lilipat tayo ng ibang direction, ibang lugar, ay ganun din naman kasi ang sign na ito, ay ganun din ang itsura, no? X plus parang may slash sa gilid. So kahit na iikot-ikot ka, mag-iba-iba din talaga siya ng ano, ng itsura, posisyon. Kaya ganun pa rin yun, no? X na parang may one sa gilid o may slash. So, precious uncut stone, precious uncut diamond ang nakarehistro, no, na numero unong meaning nito. Kaya kung pang makakita kayo ng ganito, hagilapin ninyo sa mga bato, hanapin ninyo sa mga bato, kasi nandoon lang sa mga bato ang object, no, bagay, uncut precious stone na pwede nating makuha dito po
sa mga ganitong klaseng marker sa Yamashita Treasure. So, sa mga nagtatanong no, na saan galing yung meaning ng marker na yun, hindi na natin kailangang ipakita yun. Marami kasi, maraming mga books, no, maraming mga Yamashita Treasure Code no, na makikitaan natin ng ganitong klaseng mga sign markers. May iba pang meaning, pero ito yung pinaka-legit na meaning. No? Precious uncut diamond, under 1 fathom, at saka yung 1.8 meters deep nga yun. Yun po ang pinaka-close meaning, pinaka-malapit ng kahulugan na mga ganitong klaseng marker. So may idea na tayo, may idea na kayo. Kasi may ebidensya na na nakahukay, nakakuha. So napakagandang example, no? At nagpapasalamat din tayo sa ating pong mga kababayang mga Yamashita Treasure Hunter na nagtitiwala sa atin na sinisir ang kanila pong mga natuklasan, nakuhang mga sign, nakuhang mga Yamashita Treasure. So huwag po kayong magsawa, no? Sa lahat po ng mga nakadiskubre, sa lahat po ng mga nakahukay, ay pwede po kayong mag-share sa akin ng inyong videos, no? Kung gusto ninyong i-share, atin po itong ipopost sa Facebook at saka sa YouTube para mapansin at makapagbigay po ng encouragement at idea sa atin pong mga kababayang Yamashita Treasure Hunter at higit sa lahat sa atin pong mga kababayang Pilipino na ignorante pa pagdating po sa mga Yamashita Treasure na inakala nilang wala na, ubos na, pero dyan sila nagkamali sapagkat napakarami pa at atin pong pinapatunayan ito sa pamamagitan ng atin pong mga kababayang unti-unti nilang natutuklasan ang mga sikreto sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. Hanggang dito na lamang po, no? Sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong naibahagi sa inyo sa araw po na ito. Hanggang dito na lamang, ito po ang inyong ka-Treasure Hunter na sasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.